sa plastic niya, white at saka black. And then dito, yan. Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Ngayon, isa-share ko sa inyo ang Keihin Genuine at saka Keihin Class A. So, ikumpara natin guys itong dalawa, kung ano ang pinagkaiba ng genuine na Keihin at saka Class A na Keihin. So, para kung magbili kayo ng Keihin, alam nyo na kung Class A ba ang Keihin na binili nyo or genuine. So, ito sila guys ay pareho pong made in Thailand. So, itong genuine na ito is Keihin Thailand po siya. Then, ito naman Class A na Keihin, made in Thailand pero Class A lang po siya, okay? So, tingnan natin guys. First, ipakita ko sa inyo. Tanggalin muna natin ang kanilang mga plastic. So, ito po ang lalagyan guys. Ito po yung box ng Keihin Genuine. Kasi yung Keihin Genuine guys, ganito po talaga siya. Naka-plastic lang po ang kanyang naka-plastic lang po siya, okay? So, wala na po siyang box. Samantala dito naman sa Class A, may box po ito. So, nakadepende po sa Class A na Keihin kung anong klase yung box. Yung iba brown box lang, yung iba magkaiba yung mga box ng Class A na Keihin. Pero dito naman sa Genuine is wala po siyang box, okay? Naka-plastic lang po siya. Dahil yung carton niya, pag open mo yung carton, ganito na lang po yung Keihin sa loob. Okay, so tingnan natin guys. So, ito po yung itsura ng Genuine. Yan po. So, yung Genuine guys, nakaganito po yung kanyang mga hose, o mga fuel hose, nakaganyan po. Dito naman sa Class A guys, yung fuel hose niya ay nakaganito po. Hindi siya tulad dito sa Genuine. Okay po, sa original. Then sa plastic, magkaiba po sila ng plastic. So, dito sa Class A, naka parang bubbles lang siya na plastic. Samantala dito sa Genuine is plain lang po siya na plastic. Yan po. So, dito guys, kung makita nyo, yan, pareho po silang dated. So, itong ano, dated siya. Ang Class A dated, then ang Genuine dated din. Pero ang pinagkaiba nila guys, kung makita nyo, so mas naka-highlights or parang mas malinaw ang dated ng Genuine kaysa dito sa Class A. So yan. So mas malinaw ang pagka-dated ng ang serial number pala. Ang serial number nito is dated tapos mas malinaw siya tingnan. Samantala dito sa Class A, kung makikita nyo, hindi siya ganito kainaw kahit ito may ilagay. Yan. So, makaiba talaga ang kanilang forma dito pa lang sa kanyang serial number. Okay po. So, dito, pariho lang silang forma. May nakalagay na ganyan. And then, dito rin sa Class A, pariho lang. Mayroon siyang dito, sign. And then, dito, mayroon din pong sign. So, pariho lang. Halos pariho lang sila. Pero, dito sa dated niya, makikita mo talaga na magkaiba ang pagka-dated ng serial number ng Genuine kaysa dito sa Class A. Okay po. So, pangalawa, dito sa Genuine guys, mayroon po siyang ganito, yan. Parang pinuputol. So, yan, pag tinignan mo, yan, dito, mayroon po siyang parang pinuputol. Yan. Yan, ganyan, may ganyan siya. Samantala dito sa Class A, wala po. Yan. Plain lang po siya. Plain lang po. Yan. Plain lang. So, wala siyang ganito. Ang Class A. Okay po. So, yan. So, yan ang dalawang pagkinagkaiba ng Class A sa original. So, pareho lang po sila Thailand. Made in Thailand po sila pareho. Pero Class A lang po ito. Ito ay Genuine, Keihin Genuine talaga na Keihin Thailand. So una, first, pag tingin nyo pa lang sa Keihin na original, nakaganito yung hose nya. Samantala dito sa Class A, ganito lang. Then pangalawa, sa kanyang dated, highlights masyado yung pagka-dated ng Genuine. Samantala dito sa Class A, hindi masyado, okay? Yan, hindi masyadong
Magkaiba talaga guys, pag tinitingnan nyo, yan. Magkaiba talaga ang kanilang serial number. Yan. Mas malinaw dito sa original. And then, sa original, mayroon siyang ganito. Samantala dito sa class A, wala. So, plain lang po yung class A. Yan po. Okay? So, yan. Sa mga nagbibili ng kahin dyan, ito yung mga basic na signs para ma-identify nyo na genuine yung kahin nyo or class A. Okay po? Pangalawa, tingnan natin ang kanilang mga piston. Kasi yun ang pinaka-importante sa carb ay ang kanyang piston po. Ito. Flanger. Okay? Itong kanyang piston. So, tingnan natin, ikumpara natin kung anong pinagkaiba ng kanilang mga piston. So, tingnan natin guys ito. First natin, buksan ang genuine. Ayan. So, ito guys, tanggalin ko muna guys. Ayan. So, ayan, tanggalin muna natin. Then, tanggalin ko muna yung class A para makumpara natin ng maayos. Ayan po. Okay, natanggal na natin ang kanilang mga piston. So first, tingnan natin ang spring guys. Yan, ikumpara muna natin yung kanilang spring. Ito. Dito, ito yung original. Then, sa class A. Tingnan natin. Anong pinagkaiba? Yan guys. So, dito sa genuine guys, para siyang bronze. May pagka-bronze ng konti. Tingnan nyo. Diba magkaiba dito sa ano, para siyang silver. May pinagkaiba sa kulay guys, tingnan nyo. Ito yung genuine, ito rin yung ito yung class A. So sa spring magkaiba na sila. Pag ikumpara nyo yung spring, magkaiba po. Then mas malaki po yung tingnan natin. Okay, tingnan natin. Kung anong mas malaki. Pareho lang po sila. Mas malaki lang ng konti. Okay, mas mataba ng konti itong sa genuine kumpara dito sa class A. So sa genuine is mas mataba siya ng konti kumpara dito sa class A. Okay? So yan lang po. So sa spring, makita nyo magkaiba talaga sila sa spring. Yan, yan ang ito yung original, ang kulay niya parang bronze. Then dito sa ano, silver lang siya, para siyang silver. Okay? Yan. Dito naman sa kanilang plastic, itim. Hindi ko alam kung itim talaga lahat ng genuine at saka dito sa class A puti. Pero dito sa Kahin Thailand na inopen ko, dito sa class A is white. Dito sa genuine is black. Yan po. And then, dito tayo sa kanilang piston yan. Ito yung piston ng class A. Sa piston guys, halos pareho lang ang bigat. Pareho lang bigat. Kasi Thailand ito na class A, maganda rin ang quality nito. Kahit class A siya, maganda rin ang quality. Pero sa bigat, kaya halos magkapareho yung bigat nila. Pero kung ikumpara mo guys, dito sa kanilang, yan. So, dito sa genuine, mas ano siya, yellow, parang mas yellow siya kumpara dito. Mas naka, dito medyo ano siya, medyo hindi siya yellow masyado, okay? Yan, dito sa Kahin na original is mas yellow siya. Yan, kumpara mo guys. Ito yung class A, then ito yung genuine. Yan. Kayo na mismo ang mag identify ang sa kanilang pinagkaiba. Ito yung genuine, ito yung class A, okay? Then dito sa kabila guys, yan. So, makita mo guys, yung class A, yung bronze niya hindi puno, so hanggang dito lang siya. Okay, hanggang dito lang siya. Yan. Samantala dito sa genuine, hanggang dito sa taas, yung kanyang copper. So, dito sa class A, yung copper niya, dito lang, hanggang dito lang banda.
dito sa Genuine. Hanggang sa taas po yung kanyang copper. Yan po. Okay guys, yan. Sa ano naman, dito naman sa kanilang needle. So pareho lang po sila. Tingnan ko muna guys. Okay, pareho lang sila, hindi adjust, hindi po siya adjustable ng kanilang needle. So same ang needle nila, hindi po siya adjustable, hindi po siya ma-adjust. Tingnan ko po. Hindi po, kasi may spring sa loob. So may spring ang kanyang needle, so hindi na po siya adjuster. Okay? Yan. So ito po siya. So bakit ito i-share sa inyo, guys? Actually guys, ito sila. Pareho po maganda ang quality. So itong class A guys, napakaganda rin ang quality. Kahit class A siya, dahil made in Thailand po. So maganda rin ang kanyang quality. Itong Genuine, syempre Genuine, maganda talaga ang quality nito. Ang pinagkaiba nila guys, bakit gusto natin, bakit gusto ko i-share sa inyo na ma-identify nyo, kasi itong Genuine is napakamahal po. So ang presyo nito is 3,000 plus. 3,000 ang pinakamura niya, 3,000 hanggang 3,500 yung presyo nito. Samantala dito sa class A is 1,000 hanggang 1,200. So 1,000 yung presyo nito, 1,000 plus lang. Samantala dito sa original is 3,000 plus yung presyo niya. Okay po? Yan. So sa may mga balak magbili ng kihin dyan, at least alam nyo na kung ano ang pinagkaiba ng Genuine sa class A. Sa Genuine, ito po siya. Nakikita nyo kanina. First, sa dot niya, ito, share ko na yung balik din. Next, dito mayroon siyang ganito. Dito wala, plain lang. And then, sa spring niya, magkaiba. Mataba ng konti itong sa Genuine kaysa dito sa class A. Then, mas brown siya, titingnan. Okay, magkaiba talaga sila guys. Sa plastic niya, white at saka black. And then, dito, yan. Sa brown siya, makikita nyo guys, mas yellow itong sa Genuine. Yan, mas yellow siya. Kumpara dito sa ano. Kumpara dito sa class A, mas yellow ang Genuine. Okay po, mas copper. Yung copper niya, mas lamang. Okay po. Yan guys. Sa mga gusto magbili ng kihin dyan, at least ma-identify nyo na kung Genuine ba siya or class A. Okay po. So, sorry guys. Hindi po ako fluent masyado mag-Tagalog. That's why, hindi ko ma-explain sa inyo ng maganda ang aking vlog. Okay po. So, maraming salamat po. Don't forget to like and subscribe para updated kayo palagi sa bago nating mga video. God bless po. Please like and subscribe.